John Real Cuadro Alas Casimero versus Rio Acao para sa isang super bantamweight showdown. Hi, I'm Donnie Ahasunyetis, 4-Division World Champion. Please subscribe, Suntok Pilipinas. Ngayong Sabado ng gabi, December 3, masasaksihan na ng mga Pinoy fight fans na matagal na nag-aabang sa angas ng Pinas, Batang Ormoc, John Real Casimero, para sa gupain ng Japanese veteran fighter na si Rio Acao para sa isang super bantamweight 10-rounder bout. Ang laban na ito ay gaganapin sa Paradise City Plaza sa Incheon, South Korea. Ang dalawang experienced fighter ay aasahang makakapagbigay ng bakbakan to the max na laban. Dahil parehong mabibigat ang mga kamao nito at kilalang parehong warrior kung lumaban ang bawat boksingero. Kaya para sa ilang mga boxing fans, eh hindi sila sigurado kung kasing bangis pa din tulad ng dati si Casimero, sapagkat mahigit isang taon na ito hindi nakatungtong sa ibabaw ng lona. At matatandaan natin na August 21 pa ang kanyang huling laban kontra sa isa ring veteranong Wii-1 boxer na si Guillermo Rigondeaux. Nanalo si John Real sa napakadikit na laban at ang naging score ng mga hurado ay 117-111, 116-112 para kay John Real Casimero at 113-115 para kay Guillermo Rigondeaux. At ang naging resulta ay isang split decision pabor kay Cuadro Alas at matagumpay na naidepensa ang kanyang WBO Bantamweight World title noon na ginanap sa Dignity Health Sports Park sa Carson, California, USA. Naitakdang lumaban si Cuadro Alas kontra sa isang British boxer na si Paul Butler para depensahan ang titulo noon sa parehong taon din. Ngunit hindi umayon ang panahon sa kanya at hirap siya kunin ng timbang na naging mitya sa kanya sa pagkaka-ospital matapos magkaroon ng gastritis ang angas ng Pinas na naging dahilan naman nung hindi niya pagsipot sa weigh-in. Pero nagkaroon ulit ng tsansa ang ating kababayan na lumaban at depensahan ang titulo kay Paul Butler nitong April 2022. Subalit noon siya minanaman ito dahil naman sa isang violation na strict medical guidelines na rules ng BBOFC. Matapos makitang nagsasona si John Real Casimero sa isang live niya sa kanyang YouTube channel. Kaya naman, nagbigay ito ng malaking oportunidad sa ating isa pang kababayan na si Jonas One Punch Sultan. Na siya naman ang naging replacement para makaharap si Paul Butler para sa WBO World Bantamweight title. Ngunit bigo rin ang ating kababayan na masungkit ang titulo matapos matalo via unanimous decision kontra kay Paul Butler. Kaya naman, si Rio Acao na nga ba ang sasalo ng bad trip ni Cuadro Alas matapos ang mga kamalasang natamo niya nitong nakaraan? Si Rio Acao ay isang 36 anyos at noy world title contender. Kaso, bigo itong masungkit ang bakanting titulo noon na ginanap noong April 2015 kontra sa isa pang Thai veteran fighter na si Pung Luang Sorsing Yu o kilala ring Panya Otok. Natalo si Acao via knockout sa loob lamang ng dalawang rounds. Ngunit maraming dismayado sa naging laban dahil may pagkamaruming maglaro ang Thailander dahil sa mga illegal na bira na ginagawa niya kay Acao. Tulad ng pagsapak sa batok na tila dinededma lang ng referee, at nung pangalawang round na masaktan ni Panya Otok si Acao, eh maraming low blow at suntok sa batok ang ginawa nito. Kaya naman nawalan ng balanse si Acao, kaya open na open ang kanyang depensa para matamaan ang solidong suntok. At maya maya pa, bigla na lang nagdesisyon ng referee na ihinto na ang laban. Ito lamang ang nag-iisang knockout loss ni Rio Acao sa kanyang buong karera. Si Rio Acao ay isang Japanese boxer na may edad na 36 anyos, na may stance na orthodox at may height na 5'6" at may reach na 67. At ang kanyang record, 39 wins, 2 talo, 2 draw, at 26 sa kanyang mga panalo ay via knockouts. Matagumpay na nanalo si Rio Acao sa kanyang huling laban kontra kay Edrin Dapudong. Siya ay nagwagyo via first round knockout na ginanap mismo sa bansa ni Acao. Sa kabilang banda naman, si John Real Casimero ay isang orthodox fighter at may height na 5'4" at may reach na 64. Siya ay may record na 31 wins, 4 na talo, at 21 sa kanyang mga panalo ay via knockouts. Wagi si John Real Casimero sa kanyang huling laban kontra kay Guillermo Rigondeaux na ginanap sa Dignity Health Sports Park at matagumpay na naidepensa ang WBO Bantamweight Championship. Kaya ibigay natin ng 100% na suporta para kay Cuadro Alas, ang pambansang angas sa kanyang pagbabalik sa ibabaw ng lona kontra dito sa isang veteranong si Rio Acao. At ito na nga ba ang magiging susi ni Cuadro Alas para maibalik ang kanyang naudlot na karera? At ito na nga ba
ang happy ending para sa Philippine boxing ngayong 2022. Matapos matalo ang mga Filipino boxers at mawala ang mga titulo na hawak. At kung mananalo si Cuadro Alas kontra kay Rio Acajo, ito na ba ang tulay para makalaban ang Japanese monster na si Naoya Inoue na noon pa naudlot. Kaya huwag niyo pong kalilimutan na mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa ating channel. Salamat po.